Gaya na na ipangako namin, pagpapatuloy pa rin ng mga review, part, ano na to, part 3? Part 4. Part 4. Oo, tumbukan naman natin ang pelikulang Malyari at Gomburza. O, plus minus na lang tayo para mas mabilis ha. Malyari, sa nakalagay dito sa aming review, ang mga pluses niya, maganda ang visuals, great visuals, mahusay ang sound effect, high caliber acting, particular sina Piolo Pascual, JC Santos, Gloria Diaz, di ba? Production design, grabe din. Yung costume, yung makeup, yung editing, yung cinematography, napaka-interesting yung storyline niya, lalo pat pinagtahi-tahi yung tatlong timelines ng fictionalized character ni Father Severino Malyari sa magkakaibang panahon from 18th century, 1940s hanggang sa current situation or sa current setup na ginampanan lahat ni Piolo Pascual. Pascual with flying colors, kumbaga, kaya nga ako personally, para sa akin siya pa rin ang best actor ko. If only, iko-consider ko yung tatlong mahihirap na mga karakter na ginampanan niya sa Malyari. And then, ano to? Yung thriller, yung mystery, yung horror na element na dinala ng pelikula, ay na-meet po talaga yung mga requirement na yun kasi talagang matatakot ka, magugulantang ka, manghihilakbot ka kasi yung pinagtahi-tahing timeline sa kwento ng time travel, ng witchcraft, aswang pagmamahal nung ni Father Malyari sa kanyang nanay na umabot na ng daang taon na hindi pa mamatay-matay kasi nga meron ngang witchcraft element yung fiction story na sinulat po ni Enrico Santos. Ulit, ang galing ni Enrico ha. Siya rin yung gumawa dun sa ano ha, sa Rewind ha, ni Enrico Santos at dinirect naman po ito ni Roderick Cabrido. Yan, Malyari na yan. At papupurahin natin dyan si Pau Orindain na sa cinematography kasi talagang na-capture nila yung mga iba-ibang timeline na sinasabi natin dito sa pelikulang Malyari. Ang nakikita lang namin na minus point talaga ng movie ay yung kapag ikaw isang manonood, umupo ka, inatake ka ng pag-ihi or nagutom ka, lumabas ka, pagbalik mo, baka maligaw ka sa takbo ng kwento kasi nga nag-i-interconnect yung mga eksena mula doon sa isang 18th century, sa 19th century hanggang sa present time. So baka makita mo ay ibang Malyari to, baka mawala ka. So yun ang nakikita namin pinakamalaking minus point nung movie, but sa kabuuan napakahusay nga niyang pelikula. And again, very deserving siya sa natamo niyang best picture, second best picture or second ba siya or third, hindi ko na maalala. Basta nakahilera sila doon. Para kasi sa akin, magkakalibel sila eh. Nagkaiba-iba lang sila sa naging atake at naging genre o naging tema ng mga ng pelikula. But then again, this is a very good movie. Congratulations, Papa Piolo. Ibang klase ka. Inaasahan ko na sa pelikulang ito, mamarerecognize ka ng ibang award-giving body. Pati na rin sina Tita Gloria Diaz na Miss Universe. Pero nung makita kong yung prosthetics niya na naging aswang and everything, wow! Manananggal or whatever. Ibang klase. Kudos din kay Janela Salvador at kay Elise Hoson. Si Elise na kahit maiksi lang yung eksena, wow! Ibang klase. Sabi ko nga, kung may mga eksena, puro eksena lang, ang dami magagaling na artista. Doon sa When I Met You in Tokyo, nakita ko yung kay Gina Alahar sa Two Scenes, ang husay. Kay Lotlot Del Leon, nakita ko rin yun, di ba? Doon sa Rewind, kay Joros Gamboa, ay, ang husay din, sobra. At sa mga iba pang ano, sa mga iba pang entries na napanood namin, andito nga sa Malyari, ang dami-daming ganun kang papupurihan. And, ituloy ko na sa Gumbursa na nagtamo rin ng napakaraming award at pinag-uusapan din. Ang mga plus points na nakita naman namin sa Gumbursa, top-notch acting. Yes, sa pangunguna ni Cedric Juan na siyang nanalong best actor. Siguro para sa akin, kung ako ang jury, o kung ako yung ano, kahit sabihin kong Piolo Pascual ako, ang lamang lang siguro ni Cedric Juan kay Piolo Pascual sa pag-atake ng role ay yung naging husay niya sa pagsasalita niya ng parehong Latin at saka ng Spanish languages. Kasi talaga namang kitang-kita mong pinag-aralan niya at ang husay niya mag-deliver. And although visually enhancing din yung pelikula at napaka-intelihente ng pagkakalahad ng kwento.
tungkol nga ito sa pagiging namang pagiging nasyonalista natin, pagmamahal natin sa sariling sa inang bayan natin, at kung paanong buha-bubahay yung alam ng ating mga puso and everything. The cinematography is also good, production design na para ka rin talagang kagaya ng Malyari, para ka rin pumunta sa 18th century na noong mga panahong may tatlong paring talaga na naging biktima ng pagiging kalupitan ng mga Kastila na sumakop sa atin, ibang klase. And then yung sound, tong, minsan yung sound na walang sound, ang dami nun sa pelikula, lalo nung nakakulong na yung tatlong pare. And then yung music, and again yung ensemble acting nga na tinatawag natin na pangkalatan, Tito Dante Rivero and Chong D, na very deserving sa kanyang nomination sa Best Supporting Actor. Dalawang eksena markado para sa amin. Yung eksena nandoon siya nagsusugal, na parang wala siyang pakialam na sa mga nangyayari sa mga kaparean. And then yung eksena na nandoon na siya sa kulungan at halos mabaliw-baliw na sila na siya bago sila bitayin sa garote. Ang husay ni Enchong doon. Kaya siguro nakita yun ng mga hurado. And of course, ang appearance ng isang Piolo Pascual, na siyang nagbigay, kumbaga sa posporo, siya yung nagsindi, nung siyang nagpaalam nung emosyon ni Father Gomez Burgos at Zamora para alam mo yun, magkaroon sila ng progresibong pag-iisip na labanan ang mapanupil at malupit ng mga ginagawa ng mga Kastila. On a minor side, yun na nga, medyo may boring factor siya. Boringa factor siya kasi nga parang naging very preachy, na parang ka nagpunta sa ganun naman talaga pag ito ang mga minus factor ng ng mga historical pieces ng movies, kasi syempre pag history yung pinag-uusapan, talagang nag-storytell ka dyan na as much as possible malapit sa katotohanan, not necessarily 100% ganun yung nangyari ng mga unang panahon, pero because of the data, the research, the facts na nakuha mo, ipapakita mo yon in such a way na alam mo yon na parang nagle-lecture ka talaga. Kaya di ba aminin natin, tayo mga naging estudyante, ang mga history classes, kahit na-amuse tayo, na-amaze doon sa mga kwento ng mga unang panahon, pero pag pinakinggan mo ng pagkahaba-habang oras, mabobore ka talaga. Lalo pat may mga lingwahe ditong ginamit na hindi naman likas sa atin na ginagamit natin sa mga panahon nito. And I'm talking about speaking or talking in Latin or in Spanish. And then yun na nga, naging parang school type lecture yung ginagawa ng main character, who is si character ni Cedric Juan. And but overall, ang feeling ko naman napag-alab ng pelikulang ito yung mga manonood, dahil isa rin ito sa mga pelikulang after manalo ng maraming awards, pinilahan din sa takili at hanggang ngayon ay palabas pa rin. Sabi ko nga kanina, binanggit ko si Direk Pepe Jokno bilang director nito, si Rodolfo Vera Perez, at saka si Pepe Jokno nagsulat ng Gumbuza, at ang cinematography nito ay si Carlo Canlas Mendoza, na talaga namang wow, napakahusay din. Kaya sabi ko nga, yung Malyari, yung Gumbuza, when I met you in Tokyo, sila yung naglaban-laban, kasi visually entertaining, visually enhancing, o masarap panuurin, na talaga naman dinadala ka sa ibang lugar at ibang panahon na mga pelikulang binanggit ko nito pagdating dito sa ganung aspeto. And on that note, pansamantalang magbababay ang Bettable Channel, kasi may isang pelikula na lang tayong pag-uusapan sa pagbabalik po namin dito sa Bettable Channel. Maraming salamat po, at sana po ay nakapagbibigay po kami ng kaunting impormasyon sa inyo lahat.